sa NTV. At ang video natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang halamang Wandering Jew at kung paano ba magparami nito. Ito guys ay napakadaling pong paramihin at pwede natin ilagay sa aming basket at pwede rin natin ilagay sa pot. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe, like and share mo na rin at pakitik na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga i-upload ko ng video tungkol sa mga halaman. Ganito lang gagawin natin, gupitin lang natin siya. Gupitin natin ganyan. Ito guys, makikita nyo, meron na siyang ugat. Yan po ang magandang ilagay na sa lupa dahil mabubuhay na kaagad siya. Gupitin lang natin ang iba. Gupitin natin yung mahaba dahil yan naman pong pinagputulan natin ay sisibol muli. Gupitin natin siya ng malapit dito sa ugat para pagtusok natin sa lupa nakalubog na yung kanyang ugat. Ganyan lang po kadali. Ito tulad nito, meron ng ugat. So, ito po yung ating itatanim. At ito po ang gagawin ko ay dito ko siya ilalagay sa hanging basket. Depende po yan sa inyo kung saan nyo siya gustong ilagay. Pwede nyo siyang ilagay sa paso or pwede nyo siyang direktang ilagay sa lupa kung gusto nyo siyang paramihin. Meron na tayong basket at meron na rin tayong yung kanyang pansabit at ang kanyang plastic na pansapin para pag nilagay natin dito, hindi tatapon ng lupa. So, ang gagawin natin ay ilagay nang natin siya dyan. Bilugin lang natin siya para magkasya dito yung ilalagay natin plastic. So, ganyan lang po. Ilagay lang tayo ng allowance sa gilid para hindi naman siya masyadong maliit. Gupitin nyo lang ganyan, paikot, pabilog. Meron kayong mga plastic na ganito at mahilig kayo sa mga halaman, huwag nyo pong itatapon at mapakinabangan pa rin po yan. So, ayan po. Ngayon, nakagawa tayo ng dalawa. Isa lang naman yung gagamitin natin. Saka natin siya ilalagay dyan. Okay. At katapos nyan, dito na natin siya lalagyan ng lupa. Ito guys, nalagyan ko na ng lupa yung basket. At maglagay tayo ng patungan para maipatong natin siya ng maayos at hindi tayo mahirapang magtanim. Okay. At bago natin sa itusok sa lupa, tanggalin muna natin yung mga dahon na nandito. Ayan, tulad nito, dahil ilulubog nyo nga siya sa lupa, tanggalin na natin yung dahon.
Yan, katulad nito. So, ang pagtatanim naman ay depende na yan sa inyo kung gaano karami ang inyong ilalagay. Kaya na pong bahala. Ang ginagawa namin dyan, tusok lang namin ng ganito. Ito po, ang ginamit ko po ay naluan ko ng long soil para mabilis po siyang lumago. Ganyan lang po. Tusok na lang ang itusok. Na nakabaon po yung kanyang ito yung part na to. Ito ang ginawa ko, tinaniman ko siya ng bali lima, 1, 2, 3, 4, 5 sa gilid. Sa gilid yung medyo mahaba at lagay nyo sa gitna yung may iksi naman po. Lagyan natin ng apat. Lagyan natin yung maiksi sa gitna. Lagyan ko siya ng apat. So, bali, 9 po yung tinusok ko. Balance din yung pagtatanim natin para pag lumago siya, maganda rin tingnan. Tapos nyan, pwede natin ilagay yung kanyang kansabit. Ipantay lang natin yung paglalagay. Simple lang naman po ilagay nyan, sabit nyo lang. Ayan. Depende po yan sa inyo kung saan kayo saan madali sa inyo. Pwede nyo namang unahin itong ilagay. Pero ako kasi pinanghuhuli ko itong ilagay. So, ayan na po. Ganyan lang po kasimple ang pagtatanim niyan. Didigan natin. Lasain natin yung lupa. At yung ilalim po, lagyan po natin ng butas. Kahit siguro mga 3 o 4 na butas para lang po kung maulanan man siya sa labas, hindi siya na hindi may stock yung tubig. Tasan po natin dyan. Ayan. Okay na po. Kahit maulanan siya sa labas, hindi na iipon yung tubig sa lupa. Tatagas siya sa ilalim. So, ganun lang guys. Ganun lang kasimple ang tanim nito. Ayun lang guys, maraming salamat sa panonood nyo. At kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag po natin kalimutang i-hit ang notification bell para palagi ka pong updated sa mga i-upload ko na video tungkol sa mga halaman.